Pasakit pa rin para sa mga jeepney driver ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Katunayan, ang mga jeepney driver ng Barangay Dontogan mas pinipiling hindi na bumiyahe. Ang mga driver naman ayaw naman nilang yung express nga, yung galing paradahan na punta dito sa magsasakay ng pasayros kasi kulang nga. Parang walang may matitira sa iyo, 20 pesos, 30 pesos, lugi pa. Kaya sa gabi naman, lalo na dito sa Marcos Highway, pag na-traffic o kaya lumakas ang ulan, yung iba tinatamad ng bumalik kasi nga yun, wala silang pasaherong galing dito. Magkakarga lang sa paradahan, parang express din eh. Yun lang naman ang kanila. Kaya tinatabad din sila sa gabi. Dahil sa kaunting bilang ng mga bumabiyahing jeep, mas tumagal ang paghihintay ng masasakyan. Kaya naman, Lunes noong nakaraang linggo, nagpulong ang mga barangay officials, Kissing Clouds Transport Corporation at ilang residente tungkol sa panukalang 5 pisong dagdag pamasahe. Sa Memorandum of Agreement, nakasaad na mula 15 pesos, magiging 20 pesos na ang pamasahe ng mga regular na pasahero. 15 pesos naman mula sa 12 pesos na pamasahe para sa mga senior citizen, PWD at estudyante. Kung ako ang tatanungin, siguro hindi. Hindi siguro kasi ang senior ngayon 15 ang singil nila. So ang hindi senior 20 hanggang doon sa turning point. O marami ding nagre-reklamo. Sa isang Facebook group sa Baguio City, tinanong ng isang netizen kung aprobado ba ng LTFRB ang Memorandum of Agreement na ito. Na proposal namin kung pwede magdagdag sila ng 5 pesos, voluntary. Hindi naman namin sila, hindi naman mandatory kung sinong may gusto. Okay lang. Kung ayaw naman, o sige lang. Pero nakikiusap kami, sana konsiderasyon para hindi naman kawawa masyado yung drivers. What is the use of doing or driving the PUG without gaining anything? They are losing. So it's practical na hindi sila talaga parang walang motivation sa kanila. Dagdag pa rito, patuloy pa rin daw silang umaasa na formal nang itaas ng LTFRB ang pamasahe sa mga pampasaherong jeep bago pa magpasya ang maraming driver na tumigil sa pamamasada. Sinubukan naming kunin ang pahayag ng LTFRB tungkol sa mga isyong ito, pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga tawag at text. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.